Alright. Bandit 250. Natin yung carb. Yun o. Yung isang vacuum line na nabuksan. Takpan lang natin ito. Yan lang, hirap. Yan. Wala kasi yung original na ganito, yung takip. Medyo mahirap din maganap yan eh. Right, subukan natin. Oh, wala sa sinitro. Ay, dumapaan ng idol. Nakalangan lang yung sinitro. Alright, tinanggal natin isa. Putol pala yun. Putik na yun. May hose pero putol. May plug din. Nakasara pala yun. Tapos ito, pinutulan din yung spring. Ayos. Putik na yun. Dami issue. Ito, pinutol yun. May hose to dito. Ayan o, gaya nun. Ayan o, di ba may hose. Ito, naputol yun. Kaya pala ayaw nila i-synchro eh. Ayos ah. Tapos to ano, nasira na yung thread. Nilagyan ng nut. Putik, dami issue ah. Ano po ba? Ito, subukan natin na pagpalitin muna, tatakpan yung butas ng isa para ma-synchro yung ano lang, yung dalawa lang. Tapos saka natin i-ano, synchro yung lahat. Alright. So, ito, gabi na. Siyempre. Nag-hard starting siya eh. Tinuno ko yung carburetor, sinincro ko, nag-hard starting. Siguro dati na nag-hard starting to eh. Bago lang kasi sa may-ari ito, kaya ano, sabi niya hindi daw nag-hard starting. Pero mahaba eh, mahaba yung redondo niya bago pumutok eh. Tsaka napansin ko, lakas ng usok sa breather. Tapos binuksan ko to, itong sa oil filler, yung cap. Ano siya? Bubuga ng usok din dyan eh. Blow by eh. Kaya in-advise ko siya na mag-ano kami, mag-change oil. Yun. Ito, bubuksan ko lang muna tong carbs. Silipin ko yung laman niya, tapos diretso, overhaul, cleaning, yan. Tapos tuning ulit, tsaka synchro. Alright. So, ito na. Natanggalan natin yung carbs. Hindi ko matanggalan ng gasolina kasi bilog na yung ano yung alin nito. Tapos ang tigas, sobrang tigas. Ayun lang. Bubuhos na lang natin to. Hindi rin. Ayan. So ngayon na na-drain na natin. Tinaob na lang natin kasi hindi matanggal yung drain plug. Inspection ito, may nakita akong basag. Ayun, ang basag. Kailangan natin. Ayan, basag. Basta ito yung naputol eh. Yan basag eh. Tapos ano pa ito? Ito naka cable tie. Alright, bali ito inihila to para ma-choke. Yun lang, tatanggal. So, kakalasin natin yung mga pesa para ma-inspection yung loob.
kaputok na. Para sa pag-adjust. Tapos maluwag yung spring. Kailangan masigip to eh. Yung spring na yan, kailangan masigip yan. Luwag yun. Right. Pa, mga loose thread. Yan, nilagyan ng nut. Loose thread yan eh. Yan, nilagyan ng nut. Meron pa dito sa ibabaw. Inspect natin ba ito. Meron din. Parang gigil palagi yung mga nagkakarburador ah. Yan, dami oh. Ito, meron din oh. Pero yun, ano ba yan? Pinanggigilan yung carburetor, pambihira. Lahat. Ayos. Ito po. Putik na yun. Pinanggigilan kasi yung carburetor. Ang daming issue na itong carburetor. Kiyari. So, ito na. Nabuksan na natin. Yung pilot, bunutin natin. Tingnan natin kung ano condition ng pilot. Tapos, baba. Ayun, may sapin, no? Sapin? Ito rin, may sapin. Sige, sinasapin lang itong mga. Yung mga sapin, eh, no? Diba? Masyado maliwanag yun, eh. Ito, meron din. Isa, wala. Isa, meron ulit. Alright. Alright. Diba, pilot jets. Hindi makita. Boom. Boom lang, mahirap tanggalin yan. Ito, isa. O, kaya. O, kaya. Boom, durog. Kailangan matanggal yung mga yun para ma-spray natin na maayos eh. Subukan natin gamitan ng magic. So yun, natanggal din natin yung mga jets, pilot jets. Ito, may sinabitan pa naman kaya makayanan pa. Isa, isa matindi. Hindi na hindi na original to eh. Kaya papalitan na natin to. Alright. So, ito na. Favorite issues. Patay na issues. Ayan. May ano eh. May teflon eh. Kaya nagka ganun-ganun eh. Marumi na to eh. Marumi na yung carburetor. Teflon yung ayun. Oh my gosh. Lumiit na yung butas. So, marami na yata. Nabila. Nakapagbigay naman. Tambak ng teflon. Boom! Alright. Ay, siguro, ano eh. Ay, hindi maganda kumandar. Ano na lang, enrichment bulb na lang. Tapos ito mga ito. Palitan natin ang mga o-ring ito. Right. So ito, prepare lang tayo ng gagamitin natin na panglinis ng tubig. At, gamit kayo ng ano, gloves. Kasi maano yun eh. Masakit sa kamay. So ito pa, issues. Ayan, ito yung intake manifolds nya. Yung isa, ito, maliit yung butas. Ito, ito na mas malayo, maliit yung butas. Ito. Tapos yung tatlong green, magkakapareho naman. Kaya ba ito yun? Tapos hindi siya pantay-pantay. Nakalabas tong dulo sa kaliwa. Alright. So, ito na. Na-spray na natin ng mabisang carb cleaner. Ito naman, issues. So ito, ito yung fuel connector, ang batawag dito. Hose connector para sa dalawang carb, para masupplyan yung kabilang. Ayan, lumiit na yung isa. Ito yung ano niya, yung laman niya sa loob. Ayan.
Lalagyan lang natin ito ng o-ring. Tapos, saksak natin sa pagitan. Alright. So, ito, share ko lang yung, ano, kakaibang adaptation ko na ito. Ito, itong hose na to, yan. Meron siyang ganyan sa loob. Pag binalatan nyo, yan, makukuha nyo to. Yan yung ginagamit kong stopper para dito sa gitna. Kailangan. Para dito, yan. Dito siya sa gitna nakaposisyon. Tapos, dulo-dulo, yung o-ring. Yan, o-ring natin. Sensya na, medyo may sakit na ako dahil ilang gabi na akong puyat eh. Ito, yan. So, yan, i-setup ko lang, tapos papakita ko yung itsura niya. So, ito na yung setup natin. Yan, yung hose sa gitna, tapos dalawang o-ring sa dulo. Diba? Hindi siya kakawala, no? Kasi maglalak din naman yung o-ring dito. Kabilaan. Tapos maglalak siya dito, sa hose na to. Hindi siya papasok. So, yan. Marami na rin ako nalagyan na ito eh. Mga ano, bandit, impulse, nalagyan natin yan. So yan, okay ito kaysa mag ano tayo, mag teflon. Yan. Alright. Alright. Yan, assemble na natin. Jets naman. Mga pilot jets. Hanapin ko lang yung original jets. Kaya meron ako dito naka-separate na ito yata. Ito nga yata 'yon. Ito, lagay lang natin 'tong mga jets tapos valves, palitan na natin ang valves kasi ano 'yun eh. Mukhang sablay na yung valve na 'yun, may mga sapin eh. Palitan natin ang valve. Yun, medyo mahirap pa siya assemblein. kasi masira na yung mga thread eh. Tapos ito kaya pala maraming washer kasi pagka ano, tutukod naman dun sa baba, pwede natin putulin para ano, sumakto siya dun. So ang laking trabaho eh, putulan tapos ano pa tayo ng kuryente ng cutting disc. Ito yung mga adaptation nila lagay sila ng nut na tinabas para walang tamaan dun. Medyo marami nga eh. Daming nut kasi mga nasira yung thread. Ayun, daming issue nito sa ano, sa thread ng mga tornilyo na ano siya na loose thread. Matinding problema nito. Kaya ang tagal ma-assemble. Putik na yan. Tryin ko lang muna. So, ito naman, float valve. Ito yung original niya na nakalagay. Kaso, may mga sapin na eh. Siguro, nagli-leak na to. Kaya pinupwersa na nila sumara. Hindi mapalitan eh. Kasi yung mga replacement, maiksi. Ito yun. Ito yung replacement eh. Mas maiksi siya eh. Yun. Pagka nilagay mo to dito sa seat, katama naman yung spring. Hindi siya magko-close, ayan. Untog na 'yo. Hindi maisara yung valve. Hindi mag-function yung valve. Hindi niya maisara. So ito yung mahaba naman. Ayan. Yun lang, hindi ko ma-shoot. So, ayan, nakalutang. Ang dami naman nabibilan nito. Bili lang kayo nito. Problema kasi yan pagka ganung mga may sapin-sapin no, ano. Pagka ano, nag-carburetor kayo, palitan nyo na agad yan kasi nagkakaroon to ng guhit eh. Yan, tulad yan, may guhit eh. Malamang to, nagli-leak to, kaya pinwersa na nila isara, nilagyan na ng sapin. Tatlong carburetor, may sapin eh. So yan, palitan lang natin yan. Alright. So, ito, isa pa, manifolds. May duda ako sa manifolds eh. Hindi siya nakaka-shoot ng maigi dun eh. Nakaangat nga siya, ganyan eh. Nakaangat na ganyan, tapos dito nakaangat din eh. Ano ba yun? Nakaangat siya ganyan eh. Hindi makapasok maigi eh. Tapos, mahirap eh, masikip. Ito, marami naman tayo manifolds dito. So, tingnan natin kung ano yung papasok sa kanya. Sana may pumasok dito.
So ito, ito yung pinaka pumasok eh. Kaso isa lang to, lira yan. Sakto siya eh. Fit na fit eh. So, ang problema, isa lang to, pambira. Sinubukan ko yung sa Super 4, ano, masikip dito. Hindi makashoot, baka mabiyak. So, yun. Laki tayo, ay, nagli tayo ng pilot jet. Kaso, hindi niya na makayanan. Kailangan niya, malaking pilot, malaking butas. Aha, nako po. Mukhang may problema sa head. Ayun ko. Ganun kasi pag may problema sa head, hirap magkaroon ng suction. Ang hina eh. Ang hina ng suction eh. Tayo tayo dito. Tapos, ang daming problema talaga ng carburetor. Medyo na nagawa naman natin ng justisya. Kaso, yun nga. Yun, babalik ko yung mga jets. Subukan ko balik yung mga jets. Tapos to, hindi ko mapalitan. Wala tayong pamalit. Yung mga manifolds, hirap i-shoot. Yun, ginrasahan na lang natin, tapos hinigpitan. Pero ito, babaklasin ko ulit, babalik ko yung mga luman jets niya, tapos subukan natin itono gamit yun. Sana umu-okay na, pati tayo dito. Ngayon, napalitan na natin ng jets ulit. Kaso ito, problema ko ngayon. Putik. Starter. Kasi sinubukan natin ganito, wala eh. Wala, kahit short mo to, yung ibig sabihin, starter eh. Ito natin yan. Wala, naikot to eh. Opo. Problema pati yung starter. Pira. So ito, nananggal na natin yung starter. Baka carbon lang to. Okay, baka marumi lang. Sana yun lang. Ang bihira yan. So ito, nakalas na natin. Sinubukan ko siyang itusok sa battery. Hindi siya umiikot eh. Pero mukhang okay naman. Hindi naman... Maayos naman yung starter, yung rotor, tsaka yung armature. Maayos din naman yung carbon, makapal pa. Subukan natin. Kasi may nabili ako dating carbon. Bago yun, bagong carbon. Kaso walang kontak yung carbon tsaka yung wire. Baka ganun nangyari dito eh. O kaya baka kailangan linisin lang. Yun lang. Subukan muna natin. Testeran natin. Ayun o. Ayun pala yung nabasag na ano eh. Para dito yan eh, nabasag. Ayan. Kunin lang natin yung nabasag na part. Tapos, yung takip, palit natin dito sa isa. Para kahit papano kompleto sila. Ito, okay na. Tinesting ko, okay na. Tinesting ko sa battery. Ang bihira. Nagdumi lang. Nilinisan lang natin. So yun, okay na. Ano siya eh. Pag dinikit mo, ikot agad eh. Okay eh. Kanina, wala eh. Ayun. Medyo okay na siya. Medyo. Ano siya eh, umiipit sa throttle body yung butterfly. Kaya pag na-revolution mo siya, tapos iniwan mo, yung sinabay mo lang. Ayan, taas o. Taas ng idle. Tagal ba bumaba. Iiwan siya dun sa ano eh, sa body. Pero pag ina naman siya, yung binalik mo siya, blip. Okay, pinatanggit. Hindi ba siya ng idle eh.
ito. Medyo magulo itong setup ng carburetor. Yan yata nagsacharge yung battery ah. Tolo pa natin konti. So ito, medyo okay na siya. Kaso yun nga, may problema talaga ang card eh. Pag pinlip mo, ayan, mamatay siya. So, ano nga eh, naglolo ko sa butterfly. Metro ko na rin to ulit. Ayan naman. Alright. So, ito, electrical naman tayo. Sa... tawag dito, radiator fan. Kasi yung naglalagay sila ng bypass dito, bypass switch. A secret switch, yun na to. Yan. Para sa ano yan? Para sa bypass ng radiator fan. Kaso yung kinuna na supply, ito yun. Isa negative. Kasi itong kukunan sana ng negative, dito dinaan sa ano eh. Ilaw natin. Yun, dyan din na. Sa thermal switch. Putik na yan. Dapat yung isa sa ground, sa negative to. Yan. Ito, kung negative tong ano na to, terminal na to, mahirap makita eh. Yan. Ito, itong itim. Ito, tatap natin dito. Gagano na yan, pagkano. Pag sinwitch natin to. Sabihin. Hindi nagdikit. Kasi pag dun, eh, thermal switch yun. Switch sa switch. Dito sa negative. Bibigyan niya ng negative. Yung positive, nakababa dyan. Nakafuse yun eh. Right. So, ito naman. Yung galing dito naman sa thermal switch to. Diba, dalawa yan, no? Magsuswitch yan eh. So, isa niya negative. Yung isa, papunta sa fan. So, itong isa, nakalagay na sa negative. Ito yung nilagay nila eh. Tapos, tumawid dito. Sa gilid, tapos yun, naka-ground, no? So, negative yung isa. Yung isa, papunta sa terminal naman ng fan. Ito yun, yung kabila, yung brown naman. Ito. Nawawala sa focus, eh. Yan, yung brown. So, ito, papuntang ground o negative supply. Ito, papunta naman sa switch. Galing sa switch din. Noon, ito, yan. Switch ng thermal switch. Yan. Tapos papunta yan ng negative terminal naman ng fan. Alright. So, yung setup na yun, pang automatic. So, automatic switch kasi yun. Na pag na-reach niya yung operating temperature o yung cut on o ano bang set point, pag na-reach niya yung set point, mag-on siya, mag-trigger, magdidikit yung dalawang wire. So yung negative pupunta, bibigay niya sa negative terminal ng fan. Yung positive terminal ng fan, diretso yun sa fuse. Naka-fuse yun. So
So yun, under siya automatic. Bypass natin yung isang linya ng ito, papunta sa ground, yung isa papunta sa terminal din ng negative terminal ng fan. Alright? So yun. Ay nako, tapos din tayo. Ayan, yung position ng ano pag naka off, no. Ayan, off. Ito on. Ayan, tapos nagpalit na rin tayo ng fuel hose kasi fuel hose niya matigas eh. Ito malambot to. Tumitigas kasi yung ano, yung hose na hindi pang gasolina. Pagka yun, pag nalagyan ng gasolina, titigas. Dahil lang natin mag-automatic yung fan. Tagal. Tagal na trigger eh. Ingat pa to eh. Ay, gumagana naman eh. Nag-switch natin. Trigger na. Pinatay natin. Right. So, malamig pa eh. Malamig pa rin. Mamaya pa to mag-automatic. Okay. Yeah, okay. So, okay naman na siya. Ano na pa ito? Mga idol eh. Ayos, ayos. Ano, alright na to? Alright.